Kumusta ang muli, mga ka-creepy? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Masaker sa Isla Escobar. Mars, tara na! Sigaw ni Anne sa kaibigang si Luisa. Dali-dali namang bumaba sa hagdan si Luisa na halos managanan sa laki ng bag na dala. Tulungan mo naman ako, Patrick. Nauna ka pa dyan sa sasakyan. Si Luisa na tuluyang binitawan ang bag na dala at hinayaang magpagulong-gulong pababa ng hagdan. Pagbagsak sa lupa ng bag ay bumukas ang zipper nito at bumulaga ang mga G-string na bikini. Pinagalitan siya ng kanyang kuya Brando. Meron bang problema? Bagay naman sa akin to ah. Sagot naman ito. Oh siya, bilisan nyo at mahuli na tayo sa last trip ng Bards. Pagmamamadali ni Mike na siyang nagmamaniho ng expander na sasakyan ng magbabarkada papunta sa rest house na pag-aari ng pamilya ni Anne. Ang unang oras ng biyahe ay napuno ng kulitan, tawanan at kantahan hanggang sa dinapuan na sila ng antok at isa-isang natulog. Anne, gising! Si Mike habang inaalog ang natutulog na si Anne sa prancet. Oh, bakit Mike? Anong problema? Sagot ni Anne habang nagpupunas ng laway. Nababagot kasi ako eh. Wala akong makausap. Kwentuhan mo naman ako. Para hindi ako antukin. Hiling ni Mike. Sumama kasi ako. Sabi mo haunted house ang rest house nyo. So, paano mo nasabi? Unang tanong ni Mike. After kasi ng incident, madalas nang nakakarinig ang mga caretaker ng bahay ng mga umuungol daw sa gabi, sagot ni Luisa. Baka ibang klaseng ungol yun. Yung masarap na ungol, hahaha. Pagbibiro ni Mike. Siya nga po pala mga ka-creepy, bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ano pa ang iinaantay mo? Pakipindot na rin ang subscribe button, like at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video. Maraming salamat. Sira ulo, nakakatakot na ungol nga eh. Yung parang bago mamatay na ungol si Luisa habang binibigyan ng malutong na batok si Mike. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa marating nila ang pier. 10:30 PM na nang dumating sila sa pier, maswerteng naabutan pa nila ang last trip. Papunta sa Isla Escobar, kung saan naruroon ang rest house ni Naan. Nagising ang mga natutulog nilang kasama sa ingay ng mga tao sa pier. Buti umabot pa tayo. Akala ko di na tayo aabot. Ang bagal kasing kumilos ni Luisa eh. Pang-aasar ni Brando sa kapatid. Shut up kuya. Hindi ka naman talaga dapat kasama eh. Sa lakad na to, napilitan lang kaming isama ka dahil magsusumbong ka sa mga parents namin pag hindi ka isinama. Sumbat ni Luisa. Hoy, huwag nga kayong mag-away. Let's enjoy the trip na lang. Sambit ni Anne para matigil ang dalawa. Nasa laot na sila nang biglang lumakas ang alon. Narinig nila ang usapan ng crew ng barko at ng kasama nito sa two-way radio. Buti hindi tayo pinabalik ng Coast Guard dahil sa bagyong ito, no? Oo nga. Malapit na rin kasi tayo sa pier ng Isla Escobar. Pero mukhang wala nang pinapabiyahe ang Coast Guard simula bukas. Sagot ng crew mula sa two-way radio. Sa lakas ng alon ay nahilo si Mike. Hindi kasi siya sanay sa biyahe. Ilang sandali pa ay nasuka na si Mike. Inabutan siya ni Patrick ng isang plastic para doon magsuka. Ew! Mike! Doon ka nga sa labas sumuka. Mangangamoy sa sasakyan eh. Reklamo ni Luisa. Kung hindi lang sa spooky na kwento tungkol sa rest house nyo, Anne, hindi talaga ako sasama sa lakad na to. Sagot ni Mike na naduduwal pa.
Ano ba ang kwento tungkol sa rest house niyo, Ann? Curious na tanong ni Brando. May minasakar daw doon, sagot ni Luisa. Biglang nagseryoso ang mukha ni Ann at humarap sa mga kasama. 3 taon na ang nakakalipas nang mangyari ang karumal-dumal na krimen sa rest house na noon ay pag-aari ng pamilya Abiera. Umpisa ni Ann. 5 tao ang pinatay ng hindi pa nakikilalang tao sa rest house na iyon. 4 na bangkay ang natagpuang may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan gamit ang butcher knife at scalpel. May mga nawala ng mata, dila, puso at iba pang mga bahagi ng katawan, sabi nila. Iisang tao lang daw ang gumawa ng krimen na iyon at hanggang ngayon ay nakakalaya pa rin ito. Ibininta ng dating may-ari ang rest house sa murang halaga sapagkat walang gustong bumili nito. Dahil na nga rin sa karumal-dumal na pangyayaring naganap sa lugar na iyon. Last month lang binili ni Mama ang rest house. Sabi ni Mama, hindi naman daw totoo ang mga multo. Panakot lang daw ito ng mga bata. Ngunit nagbago ang paniniwalang ito ni Mama. Nung una kaming nagbakasyon sa rest house na iyon, may naririnig at nakikita kaming mga paranormal na pangyayari. May umiiyak sa isa sa mga kwarto doon. May dumadaan ding nakaputing babae sa hallway tuwing 10:30 ng gabi. At ang pinaka nakakatakot pa sa lahat ay may nakikita rin daw na lalaking pugot ang ulo. Natigil ang kwento ni Ann nang tumunog ang busina ng bards na naghuhudyat na padaong na ito sa pier. Pinalitan muna ni Brando sa pagmamaniho si Mike dahil nasusuka pa rin ito. Ann, saan tayo? Kaliwa o kanan? Tanong ni Brando. Sa kaliwa, sagot nito. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang makarating sila sa rest house. Nasa tabing dagat ito at maaamoy mo talaga ang priskong hangin mula sa dagat. Nakabukas ang ilaw sa main gate kaya kitang-kita ng mga bisita ang magarbong gate na paarko ang disenyo. Bumaba si Ann upang buksan ang gate at nagpatuloy papasok ng bahay para buksan ang ilaw ng buong bahay. Tumambad sa mga bisita ang lawak ng bakuran at ang laki ng bahay. Langya, akala ko rest house lang. Mansyon to, Ann, mansyon, sigaw ni Brando. Pasok kayo, may 8 kwarto para sa bisita dito. Bahala na kayong pumili sa kwarto nyo. Wow, may swimming pool pa sa loob. Tuwang-tuwang tugon ni Luisa. Magpahinga na muna tayo ngayon. Mamaya pagising nyo, ipapasya ko kayo sa buong lugar. Si Ann na pumasok na sa master's bedroom. Nakitulog si Luisa sa kwarto ng kapatid na si Brando. Dala na rin ang takot sa mga naririnig na kwento tungkol sa rest house na iyon. Mag-isa naman sa kwarto si Mike. Medyo nahihilo pa rin ito. Pinili niya ang kwarto na nakaharap sa dalampasigan at binuksan ang bintana kahit na bumabagyo para malayang makapasok sa loob ang preskong hangin at amoy ng malinis na dagat sa kanyang kwarto. Si Patrick naman ay sa katabing kwarto ni Mike na tulog. Tanghali na mga gising sila. Paglabas ni Brando sa kwarto ay naamoy niya agad ang mabangong ulam. Halos magkasabay din sila ni Mike sa paglabas ng kwarto at nagkatinginan ang dalawa. Naaamoy mo ba ang naamoy ko, B1? Si Brando na ginaya ang boses ng karakter na Bananas in Pajamas. Palagay ko nga, Bito, sagot naman ni Mike na nagboses Bananas in Pajamas rin.
Sinunda ng dalawa ang pinanggagalingan ng masarap na amoy hanggang makarating sila sa kitchen area. Isang magandang dalaga ang nakita nila habang nagluluto ito ng hotdog. Dali-daling lumapit si Brando sa babae at nagpakilala. "Hi, I'm Brando. What's yours?" Napatingin lang ang babae at napangiti. Ibinaling ang tingin sa niluluto at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi nasiraan ng loob si Brando sa hindi pagpansin nito sa kanya. Kinuha niya ang sandok at kumuha ng sabaw ng niluluto ng babae at tinikman ito. Kumikit ito habang umingiti at humarap sa babae habang dahan-dahang binubukas ang mata upang tingnan ang babae at sabihin, "Hmm, ang sarap." Kumunot ang noo ng babae at nagsalita, "Hotdog ang niluluto ko, mantika ang tinikman mo, tapos sasabihin mo masarap? Ano ka, adik?" Walang panglagyan ng kahihiyan si Brando at nanliit ang kawawang lalaki. Ngunit nagawa pa rin itong sumagot, "Hindi mantika ang tinikman ko, kwan, katas ng hotdog." Hilaw na napangiti si Brando na mag-isip na pwedeng may ibang kahulugan ang nasabi. Para sagipin sa kahihiyan si Brando, nag-change topic si Mike. "Binibini, ikaw ba ang tagaluto rito?" Tinitigan lang ng babae si Mike ng ilang segundo, tapos muling ibinaling ang tingin sa ginagawa. Mula sa kanilang likuran, biglang sumulpot si Ann. "Sinong nagluluto ng breakfast? Ang sarap ng amoy, in fairness." Tanong ni Ann. "Masarap ang amoy, hotdog lang tong niluluto ko. Mga adik yata tong magkakaibigan na to." Sa isip ng dalagang nagluluto, napatingin si Ann sa babaeng nagluluto at sa di maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang siyang namutla at napaatras. "Juan, bakit? Paano ka napunta rito?" Nanginginig na busis ni Ann. Napangiti si Juan at sumagot, "Wala kasi si nanay ngayon. May pinuntahan sa presinto kaya ako na lang muna ang gagawa ng trabaho niya rito." Bakit parang nakakita ka ng multo dyan, Ann?" tanong ni Patrick, nakararating lang mula sa kanyang pag-jogging kahit na bumabagyo sa labas. "Hindi ka ba natulog, Patrick?" tanong ni Mike. "Nakatulog naman, mga 2 oras. "Hahaha, hindi kasi ako sanay matulog sa hindi ko bahay," sagot nito. "Ihahanda ko muna ang mesa para sa breakfast nyo. Tatawagin ko na lang kayo pag ready na ang table." Si Joanne natapos na sa pagluluto ng hotdog. Dali-daling pumasok si Ann sa kwarto ni Mike at sumunod naman ang ibang mga kaibigan. "Guys, OMG, that girl Joanne, she isn't supposed to be here. May sayad sa utak yun. As in baliw ang babaeng yan. Violent siya pag tinutupak," bulong ni Ann sa mga kaibigan sa kwarto. Abangan pa ang mga kapanapanabik na yugto sa susunod na kabanata. Hanggang sa susunod na muli, mga kakripi. Amiga-miga, love shoutout po pala sa lahat at hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa channel na ito. If you like, don't forget to subscribe.